So ito, hindi ko na alam kung ano ito, pero ang sabi ni Trixie Cruz Angeles, ang laki talaga ng bunganga niya, no? Sabi ni Trixie ganito. Lipsy-lipsy nga tayo, Trixie. Lipsy-lipsy nga tayo. Alay ang mukha na yan. Kaya continue nga natin anong sabi niya dito. Lokohan rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Pag-landing the other day dito sa Davao, siyempre katabi ng airport, yung KOJC compound. Daming pulis. So, SWAT, nakatakip ang mukha, nagta-traffic dun lang, yun yung bottleneck dun sa ano. So, medyo... isa lang ang kalaban nila, pastor pa. Mas ang dami nila. Stop! Parang hindi ata ganun. So, sabi niya yon ni Trixie, di ba? Galing akong airport eh. Yung airport, katabi lang niya yung KOJC. Sabi niya, nakita ko, dami SWAT. Nakita ko doon, dami SWAT doon eh. Ano ba meron doon? Ba't daming SWAT? So, yan, sabi ngayon ni Duterte, isa lang naman kalaban nila eh. Tapos, pastor pa. Hindi! Ang kalaban po ng gobyerno ngayon, isang religion, isang kulto, isang pulutong. Bobo! Naniniwala ba kayo na ngayon, merong arrest warrant si Kibuloy? Isang tao lang daw si Kibuloy? Hindi! Isang religion yan. Bobo eh. Men, bobo. Bobo ka. Diba kita nyo kung paano sila man din lang? Ito mga kababayan. Kasi continue natin para makuha natin yung point. Diba? Sige. Naka-involve. Hindi ko lang ano, kasi alam malapit ako sa police eh. Once upon a time I was president. Once upon a time, ako si Mayor. Talagang mahal ko ang police pati sundalo. Kaya, this is the first time ako nag-react. Mm-hmm. This is the first time ako nagsalita sa bagay na yan. Mm-hmm. Kaya ang kalaman ng gobyerno, wag na lang yung police pati military, ayaw kong idadamay. Gobyerno na lang. Ang kalaban ng gobyerno, si Pastor Kibuloy, isa lang yan. Isang tao lang po yan. Uh-huh. Hindi nga isang tao yan, Duterte. Hindi nga isang tao yan. Nagkulang tayo ng bagay, wala na masyadong away noon. So dapat siya mga ganun, naka-full battle gear. isang pastor na... Okay, tanya ko, kung gaano ka hypocrite itong mga kababayan. Tingnan nyo to ha. Nalala nyo yung kapa? Oh, yung kapa mga kababayan, religion din po yan. Religion na may halong Ponzi scheme. So, niraid din po yung kapa. Naka-full battle gear din po yon. At sino nagpa-raid? Si Duterte. Ipokrito mga kababayan. Oh, tingnan nyo ha. Tingnan natin kung makita natin dito. President Rodrigo Duterte was the first government official to announce the legal actions doing so on June 8, 2019 when ordered the National Bureau of Investigation to shut down CAPA. Duterte said that the company was clearly from a syndicated stapa or fraud. Okay. Pero mga kababayan, yung CAPA mga streetwise, religion din po yan. Whatever kung paano nyo i-describe. Hindi nyo pala makita. Ito pala. Sorry. Ito pala, sorry. Baka sabihin nyo, pinifake news ko kayo eh. Ito yan, di ba? Ito yung binasa ko. Okay. Yung kapa mga kababayan, depende na po sa inyo kung paano nyo siya i-describe. Pero ang malinaw dito mga kababayan, di ba, yung hinuli po ng gobyernong Duterte nun, is si Apolinario. Ano pangalan ni Apolinario? Joel. Joel Apolinario. Okay, Joel Apolinario.
So yon mga kababayan, ang target nyo lang naman doon is si Joel Apolinario. Diba? Ako hindi ko inakampayan yung Kappa, no? Kasi alam ko naman po talaga na yung Kappa is Ponzi scheme talaga yon. Ponzi scheme talaga yon. Pero registered po sila as religion. Katulad po ni Kibuloy. Oh. At ang Kappa po mga kababayan, saan ba yung Kappa? Sa Davao din yan, di ba? Tinan ko ha. Alam ko sa Davao din yan eh. Kappa. Davao City. So yung Kappa ay sa Mindanao, ni Joel Apolinario, o sa Tagum. Davao nga. Tagum City eh. O Davao. O hindi siya sa Davao City pero sa Davao. O. Sa Tagum Davao pala. Oh, ayan no. So ngayon mga kababayan, okay? Ang point natin dito no, ganyan po talaga kaengot tong si Duterte. So nung sinabi ni Duterte na gobyerno laban sa isang tao, pastor pa, ay ginawa mo rin po 'yan kay Joel Apolinario. Pastor si Joel Apolinario, nasangkot sa Ponzi scheme. Tapos isang batalyon din naman pa, isang batalyon din naman din yung ginamit, 'di ba? Yung ginamit para hulihin si Joel Apolinario. Eh sino ba mas malaking religion? Yung Kappa ba o yung KOJC? 'Di ba? Mas malaki pong pera yung ano, yung KOJC. Especially ano mo? Bata mo si Kibuloy. 'Di ba? Sinasabi ko yun. Yan, continue nga natin. Of Jesus Christ, the name above every name. Ang laki ng congregation na yan. Tapos naka-full battle gear kayo. Hindi. Alam nyo kung anong problema kasi dito. Paano ba natin sasabihin? Okay. Gusto ko talaga malaman kung gaano kalaki yung niyaman ng KOJC nung si Duterte yung presidente. Ayun ang gusto ko malaman. Ang problema, hindi po natin malalaman yan kasi nga po, wala naman pong tax na binabayaran yung KOJC. Kasi ano bang gusto ko malaman doon? Kasi una mga kababayan, kung yumaman po lalo ang KOJC nung panahon ni Duterte, eh syempre mag-ano tayo nito. Magtataka tayo ngayon. Kung bakit yumaman ang KOJC nung panahon ni Duterte. So, especially mga kababayan, no, na si Duterte po ay hindi pa po nagbibigay po ng salin hanggang ngayon. Ang point natin dito mga kababayan, so, posible kasi, ito posible lang, no? Posible na yung mga kinita sa Pogo, kasi nga walang tax, di ba? From 2016 hanggang 2021, wala pong tax yung Pogo. Yung kinita po sa Pogo, yung mga nakurakot ni Duterte, di ba? Posible po talaga na maipasok po yan sa KOJC. At doon po lilinisin. Money laundering na naman po yan. Kasi una sa lahat ng kababayan, hindi kasi pwede na yung mga ninakaw ng isang politician ipasok sa bangko. Mahuhuli po sila niyan. Makikita sa kanila yan. Pero pag pinasok po kasi nila, yung pera nila, yung mga nakurakot po ng isang politiko, pinasok nila sa isang institusyon na walang tax, kaya po nilang linisin yan. So, tanong ngayon natin dito mga kababayan, kailan at gaano kalaki ang niyaman ng KOJC nung si Duterte po yung presidente? O, di ba? O, continue nga natin, sige. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan si Pastor. Meron, yung mga kulto, yung mga miyembro ng kulto. Ano ko lang private army? Mga kababayan, mas nakakatakot po yung ideology ay sa armas. Kasi pag yan, kapag pinaghahawak mo ng armas yung mga tao, mag-iisip yan. O for example, kayo dyan, 800 kayo dyan. Kapag pinaghahawak ko kayo ng armas, malamang magtatanong kayo eh. Teka lang, para saan yung armas? Bakit may armas? Pero, kapag ginamitan po natin ng ideology yan, especially ng religion, hindi na po mag-iisip yung mga yan. Basta kakatakot po kalaban yung mga taong na brainwash na. Bobo din eh. Nakita nyo ba yung ginawa ng KOJC? Members sa mga pulis? Lumaban, di ba? At ngayon, meron silang panakot ngayon. May panakot sila ngayon
na kapag inulit daw po ng PNP na lusubin yung KOJC compound, dadanak daw po yung dugo. Di ba? So mas nakakatakot po yung ideology na ito po yung ginagamit ni Kibuloy. Oh, continue pa, sige, sige. Prayer warriors. Million. Oh, yung prayer warrior na yan. Sir, anong theory nyo? Bakit may overkill? Ay, so, kahit sinong ordinaryo mga... Sir, anong theory nyo? Bakit mayroong overkill? Yan ang sakit na nasa gobyerno eh. Mm-hmm. Sige, dito ayaw ko kasi magsalita against the police and the military. Yes. Tanong ako dyan. Sorry. Ano ba yun? Naalis yan ng PDP? Hindi ko kakapartido. Hydration vest. So under all of these circumstances, pero more on this later. Naka-full battle gear. Si isang pastor na tanga-tangahan talaga to, no? Of Jesus Christ, the name above every name. Ang laki ng congregation na yan. Tapos naka-full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan, si pastor. Prayer warriors. Marami, Peter. Million. Oh, yung prayer warrior na yan. Sir, anong theory nyo? Bakit may overkill? Ay, so, kahit sinong ordinaryo mga... Yan ang sakit na nasa gobyerno eh. Mm-hmm. Ayaw ko kasi magsalita against the police and the military. Yes. Patlalo na itong isang police. Pagka ganun, magpabilib ka agad. May utosan na hulihin mo si ano. Baski congressman niya, magpadala ng yung military tangki ni Gira, tawag nila sa Bisaya. Magpadala ng mga medyo korne. Utosan mo lang tatlong NBI dyan o tatlong police. Hulihin mo o sulihin mo doon na ano bang, that's an overkill. Alam mo kung ano, but the name of the game? Mm-hmm. Pa-impress. So, pakit sila dun sa taas? Pati yung taas. Parang nalalabuan na ako sa mga pagsasabi nila, no? Ewan ko lang, nalalabuan na talaga ako, no? So, ngayon, meron bang overkill na nangyari? So, actually, mga kababayan, ang dapat nyo kasing gawin dito, so, isuko nyo na si Kibuloy. Di ba? Tawa ko dito ah. Grabe naman to si Sir. Takero, kaya pa ba ni Vicky Bello ang mukha ni Trixie? Grabe naman to. Hindi nga, pero seryoso mga kababayan. Di ba? Yung sinasabi ninyo na overkill, wala naman kasi, well, kung para sa inyo, overkill nyo nangyari, hindi mangyayari yan kung sinuko nyo na si Kibuloy. Isuko nyo na kasi. Di ba? Isuko nyo na lang. Ah, ang dami kasing alam ng mga to eh. Eh, Diyos ko. Yan na. Maligayahan. Pero alam, yung taas, alam nila, mm-hmm, yung... At saka mga kababayan, no, hindi makapag-react si Duterte sa overkill. Kasi po, overkill din naman po kasing ginawa ni Duterte. Di ba? Nung tukhang. So, ilan nyo namatay nung tukhang? 30,000. 20 to 30,000 na katao. Yun yung namatay ng tukhang. Yung mga namatay po ng tukhang, sila po yung mga taong walang kalaban-laban. Nagkaroon nga po ng palit-ulo, nagkaroon nga po ng bayaran, para nga po ipatupad nga po itong tukhang na to, itong patayan na to. So, ayun po yung overkill. Ayun ang overkill, mga kababayan. So, ngayon, hindi makapag-react itong si Duterte na overkill, overkill. Eh, in the first place, siya kasi gumawa ng overkill. O, di ba? I-continue. Point nila, ginaganon ro, kasi napukurnihan yan sila. Especially the military men. Hindi masyado yung police. Yung mga military men, bakit pakitaan mo ng ganon, magsabi yan, ano ba naman na ginagawa nito? Anong class ba ito sa PMM Madrid, itong ulol na to? Mayor, ano masasabi ninyo na Port of Appeals, Fineries, ang pondo ng Kingdom of Jesus Christ ay isang simbahan? Tama ba yun? Na simbahan, pondo ng simbahan. Yan na. Oh. Kinakabahan ngayon si ano, si pangalan nito, si Harry Roque. Kasi nga po, naka-freeze po ngayon yung pera ng KOJC. So, bakit naka-freeze? O, oh, di ba?
So ngayon kinakabahan itong si Harry Roque kasi po nandun po yung pera na pambayad sa mga vlogger. Andun din po yung pera na pambayad sa mga propagandist nila. Katulad nga po ni Harry Roque, ni Lorraine Badoy, ni Jay Solsa na 1 million kada buwan, at saka si Ka Eric. Oh. Ngayon, iniisip ni Harry Roque, ano, Pangulong Duterte, paano ngayon to? Merong freeze order yung AMLAC. So ito sagot ni Duterte, pakinggan natin. Pag-abot ito ng Supreme Court, ayaw ko lang magano kasi abogado ako. Pero sabihin ko sa iyo, without criticizing, di mali yan. It does not involve public funds. Correct. There is no... Teka lang. Sige. Allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinagka-chip. Uh-huh. And there is no member, any member of the kingdom ngayon, nagsasabi na nalugo siya sa contribution sa... Hindi ganun yung Duterte! Puta naman, napaka... Pasensya na, no? Ngayon ko lang si ito na napanood eh. So ngayon mga babayan kasi, ito lang, napakasimple lang nito eh. So ngayon, bakit ba naka-freeze? Di ba kay OJC? Asset freeze. So bakit ba na-freeze? Takay na naman eh. Oh. Puntahan ngayon natin to dito, no? Ito, sa Philippine News Agency. Oh, sabi dito. Oh. Teka lang, nailipat ko ba? Okay, nailipat ko naman. So sabi dito, the Court of Appeals has issued freeze order on non-assets of the Kingdom of Jesus Christ, OJC, and its officers by Pastor Kibuloy. Okay? So, ang sabi dito, ito po ay base po sa kaso ng... Ito, nakalagay dito. Oh. Ito sabi ng CA, The CA said it found a reasonable ground to believe that Kibuloy's money and properties are linked to unlawful activities and predicate crimes that only qualified human trafficking, sexual and child abuse, and sex trafficking of children, but also fraud, conspiracy, marriage fraud, smuggling, and money laundering, among others. Ngayon mga kababayan, di ba, hindi po pinasarado or hindi po hinold yung asset ng KOJC dahil sila po ay religion. Hinold po yung mga asset po ng KOJC dahil sangkot po, di umano, sabi po ng korte, ng Court of Appeals, ang KOJC po ay sangkot po sa qualified human trafficking, sexual and child abuse, sex trafficking, smuggling, money laundering, and among others. Bobo, men! Hindi ganun yun! Di ba? Ganyan po talaga kabobo itong mga DDS. Hindi po na-freeze yung mga asset ng KOJC dahil religion sila. At tandaan natin mga kababayan na yung nag-file po ng kaso sa Court of Appeals is AMLAC. Anti-Money Laundering Council. Ang galing naman nito. Okay lang, Erwin Lopez. Ang galing naman manloko ng mga to. Di ba basta lang nila may pagtangkol si Kibuloy, gagawin nila kahit mali-mali na. Mali-mali na ito mga kababayan. So, parang ito, sabi ni Chupaeng. Kaya na-freeze dahil dyan. Di ba, gago lang itong si dahil dyan. Di ba, ganun lang yun eh. So, iniimbestigahan pa ito mga kababayan. So, ngayon, kung sinasabi ninyo na bakit 20 days lang, preliminary pa lang po yun. So ngayon, ang trabaho ngayon ng AMLAC is magbigay po ng isang malaking ebidensya dyan po sa mga na-freeze po ng mga asset po na yan para po i-pin down kung saan talaga galing yung pera. Ayun yun. Di ba, sabi nyo kasi nung nakaraan, Takayro, bakit 20 days lang? Bakit 20 days lang na-freeze yung mga asset ng KOJC? 20 days lang po yung kasi nga po, preliminary pa lang yun. So ito po yung mga pagkakataon para po kapag naka-freeze po kasi yan mga kababayan, hindi po pwedeng galawin yan. Yung mga pera na yan, hindi pwedeng withdrawin yan. Di ba? So ngayon, makakapag-imbestiga po ng maayos yung AMLAC kung saan talaga galing yung pera. Ngayon, pag napatunayan talaga ng AMLAC, dahil po dyan sa 20 days suspension na yan, pag napatunayan ng AMLAC na
ang pera po ng KOJs ay galing po sa illegal, eh yung 20 days po na yan, magkukontinue yan. Ma-extend po yan. So ngayon, ayan po ang reason kung bakit po masyado silang apektado dito po sa pag-freeze nga po ng Court of Appeals dyan po sa mga asset po ng KOJC. Kasi nga po, pera yan eh. Diba? Saan ba kumukuha ng pera pambayad sa mga vlogger yung SMNI? Yung binabayad nila kay Banat Bay, kay Oli, diba? Kay Dada, kay Bobos Travelers, oh, kay Jay Gibara, o kay Judea, kay Bobong PL, kay Jay Sonsa, oh, kay Lorraine Badoy, kay Ka Eric. Maniniwala ba kayo na magsasalita sa SMNI yan nang walang bayad? So saan magagaling yung pera niyan? Sa KOJC. At ang malupit dito mga kababayan, kapag mayroong probable cause na galing talaga sa illegal itong pera ng KOJC, malaki po yung chance na masequester pa po yan. Diba? Pag yan po na sequester, eh wala na. Mawawalan na po ng troll farm. O, mawawalan, ito ha, kaya takot na takot yung mga yan na i-freeze yung mga asset na yan. Kapag ito po ay nakitaan po ng probable cause, di ba? Sequestered yan. Pag na-sequestered po yan, wala nang pera. Wala nang pambayad sa propaganda. Wala na tayong kalaban. Boring na. Hindi, maganda yun. Pag nawala po yung mga yan, mas makakapag-focus po tayo sa mga ginagawa po ni PBBM kaysa pagsagot po sa mga walang yang to. Diba? Sila ang mga trolls. Talaga nga, sila yung trolls eh. Naniniwala ba kayo na magsasalita yung mga yan sa SMNI nang walang bayad? Niniwala kayo doon? Swerte nyo naman. Diba? So yun mga kababayan, no? So wala pang ano to, no? Wala pa akong kalahati, no? Pero medyo namamaos na ako, no? So okay po, so dyan po sa 700 po na nanonood, so hindi po nakakapag-like, palagyan lang po ng video po na to. At dyan po sa team replay, sino nga po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon.